Hello, Motoristas! If you have been here in the channel long enough, you'll know that I'm always excited to try something new. And now that we already have the Hero 7 Black, I replaced my old helmet camera with it. However, it didn't quite work as expected. Anyhow, you'll find out why shortly. More than a week before our Western Visayas adventure, we decided to have a warm-up or practice ride. And when you say practice ride, you'll think Tagaytay or Marilake, but no! Quick practice ride, dyan lang naman sa Bicol. O diba ang yabang? We'll have an overnight ride to Camarines Norte, particularly Bagasbas Daet. Yup, what was once an epic ride in Bicol is now just a practice ride. Ganyan talaga pag nasanay ka na sa longer rides. So why revisit Bagasbas? Well, it's been almost a year already since we tasted the still reigning best halo-halo I have tried. So I figured, why not go back and be reminded of how good it is? Or is it still that good now that we've tasted other versions in different places? That's what we're going to find out. Yeah. As I have said, we'll go straight to Daet and do some short tours, spend the night there, and head back the next day. This time, we'll take the Santa Elena route instead of the Andaya Highway. Lots of twisties there, I remember. Enough of the talk, let's ride! Hello, motoristas! So it's almost 3 a.m. and as usual, we're going to meet the motor riders or the motor team at 7-Eleven Mahas. So if you noticed, there's a difference in my voice or voice quality. That's because I'm using now the Hero 7 on my helmet. But I don't have any external microphone yet. So I'm using the built-in speakers of the GoPro Hero 7. I'm gonna do it differently today instead of the usual voiceovers. Para mas mabilis ang editing maybe. So I hope they're here right now. So Misfit Rider is here. Misfit Rider Manila. Right. Hello! Sa biyahe? Oh, they're here! There they are. Oh, 2, 3, 4, 5. Yun sila. 3, 4, 5, 6, 7. We are 8. Finally, nakasama kayo! Oh, Hero 7 na. Kaso tingnan mo yung ginawa ko lang na paraan. Bukas na bukas yan. Pag pinasok ng tubig yan si Ryan. So mayroon namang pasabog. Sina Madam Kato. Thank you, Motor Pilipinas Team. Yay! Ayun! Oh man, you've got a nice sticker here. I just noticed it. How long has it been here? From yesterday. Oh, yesterday. Okay, that's why. Odometer nito? Nasa 37 na. Gamit na gamit nyo, no? Sasakyan. Woohoo! Terno, terno! Mami, baby, daddy! Anak, kamusta biyahe, anak? Ikaw muna magtitail. Ikaw muna magtitail. Hanggang ano? Alright, we're now getting off. Dali pang konti ang isa namin isama, pero hopefully, well, sa tingin ko naman, since medyo mabibilis yung mga to, so I guess we're gonna make it on our target time. We're going to meet Panikiki and Jay Bogart at PTT Lucena gas station, our favorite gas station. So we're now headed there. Dito kami nagpapagas because it's cheaper here. So as you can see, it's 95 octane, it's 40 pesos 97 centavos. Kaya lang marami pa akong gasolina. So we still have 240 kilometers range. Mr. Brother, may ano doon waiting ngayon. Ah, talaga? Okay, naantay ka daw niya. Okay. Always daw siya waiting pag tatambay na ng PTT. PTT, good morning po. Ah, good morning. Tatakbo pa kayo ah. Oh, ah talaga? Kami dito. Ayos, kumusta? Magpikwiki po sana. Ah talaga? O dahil lang dito kayo, bigyan ko kayong stickers. Kumusta brother? Ayos lang. Sabi lang yung mga commander namin eh. Kevin Alcala po.
Patrick Cabilosa po. Sige ha, punta ko muna yung mga yun doon. Sige. Grabe, talagang nag-abang ka dito ha. Baka 3-3 dito ito. Aba, meron na naman. Para sa... may ano ha. Grabe. Papaiguti na natin yan. Oh. May beat-beating at ulit ha. Ayos to ha. Thank you brother ha. Hello mga Tristans, I'm Frederick from Baguio. Ulit. Nag-stop over sa PTT, dami pa sa... Kaya nga nakakatawa. Tapos buti sana kung ano eh, regular hours eh. Hindi, madaling araw, di ba? Kapalitan o. This is what I appreciate about this bike. NIF Power. There is the ever famous Bitukang Manok. This is where it all started. Nung unang dumaan ako dito, ako lang mag-isa. I was alone. I think yung iba dito, it's their first time to be here. Kaya tuwa sila, oh. And as I said earlier, nung una, tayo pa lang yun nandito. Mag-isa pa lang. And right now, look at these bikes. Look at these motoristas. So, dito sa mga elbows, they give way. Kaya pilipat ka ng kapilang lane. Pilipat ka ng left lane. Steep and sharp yung curve niya. So, especially sa mga large vehicles or long vehicles, kailangan nila ng space or ng angle para makaliko na maayos. Wow! So it's a blessing na rin that we get to see this in daylight. At least maliwanag. Wow! Look at the beautiful sight! Don't worry, sa harapan nakatingin yung mata ko. Binali ko lang yung... tinuto ko lang yung helmet. That direction, but my eyes are on the road. Okay, let's stay on this side. This is the advantage of manual transmission vehicles. You can do engine braking. So first time mong magano, Bitukang Manok ng motor. First time. Mito. Ayos. Woo-hoo-hoo. How was the experience? Hello. But we're still waiting for the others. This is one of the disadvantages of group rides, of course. I'm not complaining, but I'm just staying. You know. CR? Parating ko din kayo ng episode. Ah, first time ba? Congrats! Okay, 25 kilometers ha, dire-diretso na tayo. 25. After a while, I noticed that at some point, the helmet cam suddenly stops recording even if it was plugged into a power bank just like my old cam. Turns out, yet to confirm though, that the discharge rate of the battery is faster than the charge rate even using a quick charge power bank. So sadly, we can't record the entire ride like before. Lita and Irene, so dito kami naka-park. Tirik na tirik ang araw. Yan, ang ganda with the view of the ocean. Kaya lang very busy and fast-paced yung mga sasakyan dito, kaya mag-ingat kayo. Anyway, again, magkatabi sila Lita and Irene. Dito tayo sa Lita's Seafood House. Let's do this!
Let's go! As usual, marami tayong dala. May salob. Ah! Yun! Buti marami pang space. At least may luto na, di ba? Meron din pala chicken and force yung food. Ayun pusit daw, yan. Bestseller daw nila yan. Ay, alamin natin. Pabaan muna natin yung mga gamit natin na may bibigat. Silipin natin yung second floor. Ah! Parang hindi rin masyadong kita yung dagat kasi may taklog. Pero mas gusto ko pa rin dito. Dito na lang tayo sa taas! Whoa! May cover lang siya. Medyo malabo yung salamin. Pero pwede na rin. Kita na rin. Tapos solo natin, di ba? Parang nirent natin yung buong place. Tapos may mga buto pa ng ano, di ba? Kalamansi. Di ba? Nakagana talaga. So we finally reached our destination for breakfast. Na dapat ay 6 a.m. Pero it's already, I don't know, 7 or almost 8. But that's fine. Kasi nga, chill ride lang kami. So I can say, mas maganda pa rin syempre yung view sa Dax. Pero for a change, para may makita naman tayong ibang restaurants, para matikman din natin yung food dito, di ba? Kasi doon puro mga tapsilog. So habang nandito tayo at hinihintay natin ng mga ex-boyfriend nito dalawa, magahin naman kayo. Ayan. Sino ang iyong ex-boyfriend? Si Andy. Si Panikiki. Ito naman ang ex ni Bogart. Family picture. Family portrait. Sa kanya pala napunta lahat ng buhok mo, no? HR bunso. Nanay, tatay. Sinapay. Prepared na sila. Ilang buwan na kaya yan dyan? Hello. Best seller nyo dito, may pagmamalaki nyo. May pagmamalaki po ng litas. Anong putahe? Sinigang po. Ikaw ang putahe? Ay. Sinigang, sinigang. Sinigang po ang aming best seller. Meron tayo. Ah, isda, syempre. Kasi nga, tabing daga tayo eh. Ito po. Ayan. Oh my. Ito po yung laman. Wow. Laman niya ng paligi. Yan po yung isda na. Magkano yung ganyan niya, tayo na ulam? Ito po, 200. Ilang ano yung isda yun? Yes, isang isda lang yan. Ah, talaga? Yes. Pero yun yung bestseller niyo. Bukod dyan, ano pang bestseller niyo? Parang may sinabi kasing pusit. Hindi ko alam kung dito yun. Kasi yung isa din sa bestseller namin dito kasi wala. Kasi daming tao eh. Try ko yan, te. Isa na yan. Magkano yung rice? Tapos damihan mo syempre ng sabaw. Ito yung yan. Mapapas, parang mapapaso ako. Excuse me daw, sabi na sinigang na talaga. Excuse me po. Isang rice, ate. Paano yung plato ko? Oh. Plastic. Yung pinaka-special para sa'yo. Talaga, ito ang special. Balitaan kasi namin na dati daw ano to, nagsimula to na parang maliit lang na tindahan. Sino ba si Aling Lita? Siya po yung ano yun niya, yung nambas namin. Siya yung si Aling Lita. Nanay, pwede ka daw. Hello po! Kamusta kayo? So kayo po ang owner. Kasi nabalitaan namin, it's this started na maliit lang, ano lang po, natindahan lang. Tapos ngayon, lumaki na po. Okay lang po, basta masarap pa rin yung pagkain, di ba? Kayo mismo yung nagluluto dati? Nagsimula? Dati ako. Oo. Kayo nagsimula. Yes, oo. Oh. Nice meeting niyo po. Ako po si JT. Sino kaya? Sino kaya? Sino ka? Kilala ba kita? Sige pa. Tutulungan mo ako, te. Bait naman ni ate. Pinaka-busy niyong oras? Tanghali o hapunan? Tanghali. Abo, walang pinipili. Thank you. Talaga? Your luto? Vegan longganisa. Nice. Enjoy. Sige lang. Tatry natin tong sinigang na pinagmamalaki nila. Sinigang. Masarap nga. Masarap siya. Hindi siya kasing aso yung mas gusto ko sana. Pero feeling ko for an average consumer or diner, enough na siya. I'm not sure if the earlier recording was here. It had an error, so I don't know. I'm gonna try it again. This is my, I don't know, second time here taking pictures. But passing through here,
countless times already. The first timers requested to stop by here and take some photos, some selfies, some groupies. So pinagbigyan natin syempre, because I understand them. Dumaan din ako dyan. Kung magpapakuha kayo dito, make sure na nasa tabihan talaga kayo, kasi maraming mabibilis, mga fast approaching vehicles dito. So after this gateway to Bigolandia, we're going to look for a gas station to fill up and then go straight to Quesarap restaurant where we will meet some motoristas. Woo! At least nakisama yung panahon. And that is better than, of course, than rain. If you turn right, ayan, nakalagay naman. So there are signages. If you turn right, that's going to Andaya. Go straight, that is going to Santa Elena. Gluten. Marami pa dun. Twisties. Tapos ano yun, mountainous. Mag CR na siguro kasi dire-diretso na tayo. Kung kailangan mag CR, mag CR na. Ilang minutes lang to? Mga ano pa yan, oras pa. Sa oras? Oo, mga ganun. Isa hanggang dalawa, depende sa takbo. Iba-iba kasi ng pacing eh. Bumabanking oh. Pero pa akong mag-banking doon sa akin. Totoo, ito banking. Kaya nga. Ito lang bigayin ko, babanking. Oh, ganun ka lang, susunod na yan eh. 1, 2, 3. 79 kilometers pa. That's 1.5 hours. Okay. Leaving Shell on our way to the Twisties. As we were leaving, John Estrada's V-Strom won't start. We figured maybe it was discharged. But after several attempts of jumpstart, it still won't work. Good thing there's a shop right across the street. He said it will take a while, but at least the battery is going to be replaced already. Anong hatol? Una na kayo. Hindi ano? Papalta na? Antay na lang namin. So papaltan mo na? Papa-replace mo na lang? Sabihin namin tatlo. Tabula lang kayo? Sabihin namin. Ah, para dalawang grupo. Tara. He then advised us to go ahead, which is the ideal thing to do since a lot of motoristas are already waiting for us in Daet. We enjoyed the remaining part of the Twisties until we reached Daet. Next episode. Thank you for watching.